yun pala ay dalawang alipin. These things may be taken figuratively. Ang sabi sa 4:24, for the women represents two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. This is Hagar. Ayun pala yun yung konteksto nun. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mamamayan. Yung mamamayan, yun yung sinatawag na mga anak. Kaya ay systems of beliefs and practices, kaya yung tinatawag na woman na yan na inihahalimbawa. Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem because she is in slavery with her children. Yung children, sino yun? Mamamayan niya. Hindi literal na anak. Ganun katindi yung Bible. Ano? Sa pag-aaral, mga kapatid. Whenever we find the symbol of a woman in the Bible, she represents a system of beliefs and practices that influence other people. Kaya babae yan, binabanggit. Nations are political groups and religions are churches have specific unique beliefs. So ganun nga po. Thus in Revelation chapter 17, the city is Babylon, Roman Empire, symbolically a woman, and is said to be the mother of harlots, kasi pati yung kanyang mga kaalyado, yung sinasabi niyang mga anak ay mga harot, ang mga harot masasama, which is used in the same way as daughters, that is, collectively, including the male gender, thus all of her offspring, male and female, are to be considered as harlots. Ayun, kaya pala siya yung pinaka-queen. Kasi nga, yung mga tinatawag na kasama niya, ganun din ang mga gawain. Ikaw ang pasimuno, sa madaling salita. Ikaw ang pinaka masama sa lahat dahil ininfluensyahan mo yung iba, kaya tinatawag na figuratively, yung salitang woman na yan. Eh yung ibang nagtatranslate, ang itatranslate, babae na. Eh hindi mo makikintindihan niya. Eh bakit babae ba sa langit? Bakit meron ba doon? Ganun mangyayari mga tanong. Kasi, yung sentencing. Ano? Hindi tinitingnan kung figurative o literal. Literal. Ang sabi doon sa 17:5, and upon her forehead, sabi dun sa babae, was a name written mystery. Di ba? Mahiwaga. Babylon the great, the mother of harlots and abominations of the earth. Lahat ng karumal-dumal, ibig sabihin yung mga anak niya, yung mga naniwala sa kanya, yung daughters, yun. Edi kayo ikasamang ibabagsak ng Diyos. So yan po yun. Ano? Yung tinatawag na babae na yan, kung ba't ginagamit ang symbol na yan, yan ay isang, kasi, kahit tingnan mo siya, pag ang ibibigay mong, tawag dito, kabulugan ay yan talaga, hindi makukuha ang true meaning. Ano po? O ito yung babae, ito na binabanggit natin sa chapter 12, inisa-isa natin yan, wala kayo may itatanong dyan, bakit nakaupo, ay, bakit nakatayo sa buwan? Ano yung buwan? Light. Namamatay ba ang buwan sa light? Hindi. Continuous ng light. So, ibig sabihin, yung babae na yan, yung church na yan, hindi mamamatay. Kahit pag-uubusin mo, pagpapatayin ni Nero ng Roman Empire, parang mabuting magsusulputan yan, hindi nyo mamapapatay ang pag-asa niyang tinatawag na church na yan. Kaya, nakaupo sa moon, ay nakatayo sa moon, na walang kamatayan ng ilaw. Yung, ganun po yun. Ano po? Ang sabi sa 12:1 and 2, kung babalikan natin, kasunod dito lumito sa langit ang isang kakaibang palatandaan, visions, isang babaeng nadaramta ng araw, inisa-isa natin yan, hindi nyo pwede sabihin, ano yung araw? Ano? Eh, balikan nyo yung paksa. Ang hirap ipaliwanag, ano, abutin tayo ng napakatagal. Kaya nga, ang sabi ko po, kung ginaguguluhan kayo, balikan nyo ulit sa chapter 1 ng Revelation. Ang sabi niyan, isang babaeng nadaramta ng araw, o iba't araw ay nakadamit. Oh! At nakatungtong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napapasigaw siya dahil sa matinding ira. Ibig sabihin, yung malapit ng manganak, nilalarawan ulit sa babae, pinipersecute ang church. Sino nagpe-persecute? Ito, itong babae itong kapila, Roman Empire. Yun, ano pa? Ito mga kaulugan ito eh.
And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars, and she being with child, right? Travailing in birth and pain to be delivered. Kaya napakaganda nitong inilalarawan na to. Sa chapter 19 sa ating susunod na pagtayo dito, chapter 19 verse 1 to 7, ikakasal ang babae ito. Aaten kayo sa kasal ha? Aaten tayo. Ano? Itong ikakasal yan, dun yung makikita na ang galing ng revelation. Napakagaling. Eh, paano galing sa Diyos? Ano? Ang galing ng ano, concept. Para siyang isang movie na ang galing ng utak ng director. Yan. Eh, sa atin kasi, hindi ko na nilalahit. Eh, ayaw ko na magsalita. Basta maganda yung ganun, hindi mo na ako hulaan yung kasunod. Eh, sa atin kasi ngayon, puro ang kwento, kabaklaan, kung ano-ano. Walang idea. Gusto ko yung pinakahirapan yung narunod. Bakit ka ganun? Magsasampala sa hagdan, alam mo malalaglagi. Dapat ibahin naman. Dati babagsak na aeroplano. Ya, ganun. Hindi alam mo nang magsasampala sa hagdan eh. Mahina, mahina ka no. Hindi ko gusto mo ano. Inaalis ako yun. So, ang sabi nito sa ikakasal na babae na to, ayan o, 2 Corinthians 11:2, konti na lang po. For I am jealous over you with godly jealousy. Sabi ni Pablo, nagseselos ako sa inyo, pero ito ay paninibog kong hindi masama, at parang paninibog kong maka-Diyos. For I have espoused you to one husband. Ito yung church na to, ay ipinangako sa kanyang asawa. Sino asawa niya? Jesus Christ. Ito yung sa 19:7 eh. Ano po? That I may present you as a chaste virgin to Christ. Ibig sabihin ba nun? Literal ba itong babaeng to, virgin? Hindi. Ang ibig sabihin ng chaste virgin dyan ay sinless. Yung iglesia ihaharap sa Diyos na puro walang kapintasan, malinis. Yun yun. Ano po? Kaya abangan nyo po yung 11:2 na yan sa susunod. Ito yun o, 19:7 o. Let us be glad and rejoice. O, nasa chapter 18 tayo ngayon. Yung susunod ko pong pagtayo, 19:1-7 ang tatalakayin natin. Let us be glad and rejoice and give honor to Him for the marriage of the Lamb. Pag-iisahin silang dalawa. Yung babae sa chapter 12 at si Jesus Christ. For the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Sino yung wife niya? Church. Ito, yung babae na to. Ihahatid kay Jesus Christ na isang babaeng malinis. Pure chaste virgin, ibig sabihin walang kasalanan, walang kapintasan ang iglesia. Kaya dito pa lang sinasabi ng Diyos sa chapter 3 ng Revelation, ito ayaw ko sa inyo. Ito gusto ko sa inyo. Hindi lahat ng church ha, Smyrna, Ephesus, iba yung mga binanggit dyan. Ito ayaw ko sa inyo, ito gusto ko sa inyo. Iyaharap siya ngayon eh. So ito na yon. Parang ganyan, ano? Parang ganyan yung mangyayari. Ito na ang babaeng kasintahan. Ang sabi niya, and as a pure woman symbolizes in the Bible a pure church which is faithful to Jesus. So an impure woman represents an impure or fallen church which is unfaithful to Jesus. Ito yun. So, sa dalawang babae na yan, faithful, unfaithful. Ano po? So, sana naklaro ko. Ano? The woman of Revelation 17:18, Roman Empire, may be religious, but she is far more interested in what produces power and influence in this world. So, ayan na nga. In chapter 18, ibabagsak siya. So, ang pinaka mahirap sa lahat, ito po, sa mga pagpapaliwanag dyan. Ayan siya, oh. Pag hindi mo napag-aralan maigi, yung 17 and 18, hindi mo maiintindihan. Ito yung mga symbols ng 17 and 18. The great prostitute o yung woman, Roman Empire. Yung binabanggit niya na nakaupo sa maraming tubig, water, and seas, peoples, nations. Yung languages, yung kings, sino yan, yung mga hari, political leaders na impluensyahan, yung pinainom ng kanyang alak ng kahalayan, drunk, ibig sabihin deceive, nadaya. Yung wine, ibig sabihin nun, ano yun? Sharing false teachings. Yan ang simple. Napakadami ko pong inubos dyan na scratch
na natutulog na ako, nananaginip pa ako. Ako nga, ang hirap-hirap aralin niya. Totoo lang po. At talagang, sabi ko nga, iikot ka dyan. Kailangan mong pukusan niya para mailabas mo. Ano ba ito, mga babae na to? Ano ba ito? Ito ba talaga ito? Hindi. Kailangan lumabas yung, kumbaga, purong aral. Ay, ito ang lumabas. Ito ang pinaka-nakatagong kahulugan ng 17 and 18. Ano po? Kaya, sana sa napakadami nating pagpapaliwanag, naiintindihan niyo po mga kapatid, ang nais nating kaparating. Yung chapter 18 na yan, wala nang ibang kahulugan yan. Yan yung condemnation of the Great Babylon na tinatawag na Roman Empire. So maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa umagang ito. At nawa ang salita ng Diyos na ating binasa at pinag-aralan ay tumimbo sa ating mga puso at isipan. So, nandito na tayo ngayon sa tagpo ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa sarap. Hindi po tayo mag-awitan para alayan ng Diyos